Welcome back to another vlog mga buddy. So part 2 ito, kagatapos lang namin na makapunta sa Red Sand. At nandito kami ngayon sa Angkaw ni Jewelry. Yo, Muhammad. 1.14. How are you bro? I'm good, how about you? Eyes in the sky, gazing far into the night. I raise my hand to the fire, but it's no use, 'cause you can't stop it from shining through. It's true, baby, let the light shine through. If you believe it's so yan yung goto, tapos lalagyan mo ng... Lalo, tagbilang lupiani mo. May isang lupa ano yun? Pero magdilawan ba? Balik-balik naman, kailangan may balik-balik. So yan, kailangan maraming bawang para mas malasa. Diba? Yan yung mga discard ng ating mga kababayan dito sa Batha. Lima to, tututut mo. Instead na nakatambay lang sa kanilang bahay dahil day off, on Friday nga, ito nga, nagsasaytan sila ng mga goto. Dagdag padala din sa kanilang mga kapamilya. Masarap yung kanyang arroz caldo. Lamia, uy. Ating lamia lagi. Ang may palasa dito kasi yung ano, yung bawang. Dahil yung bawang nito ay fresh from the farm. Ito si Kabayan, ito yung may pwesto ng gotohan dito sa may pagitan ng Villaggio. Sa may gate 4. At mismo tapat ng Electron din. So tatlong buwan na daw siya na ano na nagsa sideline dito. At magkano kinikita mo kabayan sa isang ano? Abot mga 2,000. Isang Biyernes lang. Biro mo 'yon. 2,000. Magkano 'yon sa pesos? I times mo 'yon sa 14. 20 eh. 20 plus 1,000 din. Mga 28 karon. Biro. Nagsa sideline na siya dito ng ano ng goto. Yan ang mga diskarte ni Kabayan, mga diskarte ng OFW. So, dyan ako bumibili sa ating mga kababayan na mapamaraan pagdating sa mga pagsa-sideline sa mga negosyo. At ilan nga lang sila na may pwesto dito. Dito sa kabila, tapos dun sa dulo po yun, meron din. Ganyan kumikita ang kabuhayan dito sa Batha. Madiskarte ka lang dito sa Saudi, hindi ka magugutom. Dito naman sa side dito, nandito yung mga kababayan natin na mga vapers. So yan, makikita nyo, nagbe-vape sila dito. Yan yung mga ganap dito sa Batha. So hanggang dito yung mga gotohan ng ating mga kababayan. At meron din to sa gilid. So kanya-kanyang pwesto sila dito. Sa halagang 5 real ay malalaman na ang inyong kumakalam na si Pura. Ito naman mga shades ang binibenta. At ibang lahi naman ang titinda dito. Ito yung mga bihirang mapuntahan natin na lugar kasi doon tayo pumupunta sa kabila. So yung binubuhat lang yan ay tubo. Galing pa yan ng Nasugbu, Batangas. At inaangkat nila dito sa Riyadh. O kaya dito kami sa isang tindahan kung saan in-order nga kami ng kape. So mga buddy, pagkatapos namin mag-goto kanina, nakapunta nga kami sa sodas. Ito naman, coffee break naman habang naglalakad kami kakapit. So mahirap inumin kaya lumambay muna kami dito sa isang skinita kung saan ay nagdadaanan nga yung mga tao. Tumihigop ng mainit ang kape. Dito may mga dumadaan ng mga ibang lahi at nagtitinda sa bangketa. Yung katulad ng yung isang yun ang kanyang tinitinda ay tabako yun, oh, nakasaludo siya. Good. Usually kasi doon lang tayo pumupunta sa isang bahagi ng Batha, doon sa may Batha Islamic Center. Pero actually ang Batha ay napakalaking lugar. At dito nga sa tapat ng lumang Al Batha Commercial Center, ito na yung isa sa maraming mapapagpilian ka na mga mabibili, mga items, mga tsinelas, damit, kumot, mga chocolates at ano-ano pa. Ito yung tapat mismo ng Al Batha Commercial Center.
Tapos dito tayo sa may gilid. So mga bags, airbus sila. Key. Good. So dito mga toys naman, no. Toys. Okay, bye bye. Thank you. So here are mga blanket. Ayan, no. Mga jacket. Ang ganda. So dito naman sa area na to, puro mga blanket. Made in what? What country? Spain. Spain? Oh. Oh. So this one, so itong mga blanket ito ay made, it is China. China? Oh. Another is Spain. Ba't ibang klase dito? Spain. Very good. How much is this price? Oh yes, what is the price? 130. Ah, 130. So ito katulad nitong makapal ito, 130 riyal. Ang ganda ng tela nito. Okay. This is best quality. Yes. Itong isang carpet na to na made in Turkey. So susunod 150 riyal. So puro mga carpet at saka mga blanket dito. Made in Turkey, China, at kung ano-ano pang mga bansa. Pero mas maganda kasi yung ano, made in Turkey. Gaya niya, no. Ito mga toys naman, mga bags. So yung mga gustong magpabagahin ng mga carpet, dito magaganda dito sa may parte ng Batha area. Yes. Malalaki. Oh. Magaganda siya. Dito sa area nito, marami kang matapagpili ang mga ganitong mga blanket. Magaganda talagang ano, klase, no? Malinipis siya. Pero maganda yung texture niya. So yan yung bus, pwede ka na yung sumakay dyan. 3 riyal lang ang bayad dyan sa bus pag gusto mong magtipid. Papunta dun sa Dala Driving School. At pagkatapos naman sa Dala Driving School ay sasakay ka naman ng taxi, mga 15 riyal na lang. So sa halip na from Batha papunta dun sa accommodation, minsan ganun ang ginagawa ko, nagbabas na lang ako. So pasok ulit kami dito sa isang area na to, kung saan nandun nga yung mga blanket, carpet, jackets, mga damit. Mas magandang mamili dito kaysa sa dun sa usually na Batha na pinupuntahan namin, dahil mas marami kang mapagpipilian ng mga items. Kagaya nga nito, mga nakikita ninyo. At talagang napakadami. So ito, maganda itong pang center table. 10 riyal lang or 140 pesos. So yun mga buddy, bili tayo ng isang pang center table. 10 riyal lang to. Or 140 pesos. Okay. Mati 15 to each na lang. 1 piece 2 piece 1 piece 1 piece 15 plus 100 mati kulo 15 kulo yun lang. Okay, nakabili tayo ng isang center table na carpet or yung ano, table cover made in Turkey. So 10 riyal. So nagpalit kami ng carpet. Sa halip na 10 riyal yung binili namin, ito na lang 20 riyal. Pero mas malaki at mas maganda. Mas maganda. Hindi naman kami na zero. May nabili naman kami na item kahit papaano. Nakusunodahan si Toto. Yan, Dich. Magaganda yung jacket dito. Oh, toys. Meron din. Basa na ko na ito. So parang nasa Divisoria ka lang kapag nandito ka sa area na to. Mga murang bilihin, mga stand fan, mga Sanford. So kilala ka tatak din yung Sanford din, eh.
machinelas, ito mga laruan. Hindi ka mas stress dito eh. So ito mga flashlights, mga G-Pass. Ang dami dun. So dito naman ang mga dates. Oy! Tapos mga chocolates. Dami rin, no? Okay, 20 per kilo. So dito, mga papasalubong na chocolate, magsasawa ka, oh. Per kilo dito ang bentahan. 20. May 30, may 40. Mahirap gumala dito kasi bawat na chocolate shop na amin mapuntahan, binibigyan kami ng libre. So nandito tayo sa ano, Plaza 6 ng Albata. Pwede kayong bumili ng chocolate dito kung gusto nyo dito. Plaza 6. So yung mga gustong bumili ng mga chocolates, dito kayo pumunta, oh. Yan. Plaza Center, Sweets and Nuts. Look for this boss. Small boss. Chocolate shops, nuts. So yun, nakapambola na naman kami ng mga tindero. Mahirap gumala dito sa mga chocolate shop. Magkakadiabetes kami, palaging libre. Kaya nga eh. On the way na kami dito sa may Maka, sa dating Batha na aming pinupuntahan palagi. Ito yung mga teritoryo ng mga Pinoy dito. Yung pinuntahan namin, mga teritoryo ng mga Pakistanian, mga Bangla, mga India. Kaya medyo bihira yung mga Pilipino na namimili doon kasi usually dito sila pumupunta sa mismong Batha Islamic Center or sa may Bilajo Mall. So halos puno na yung memory ng aking GoPro. Nagamit ko na yung parehong 64GB yung kanina, yung isa sa Red Sand, ngayon naman yung isang 64 dito sa Batha nung pagkarating namin. So sa area naman yan, yung ano, yung ukay-ukay. Okay. Mula doon hanggang doon sa dulo. Kaya sinakabayan na nandito na sa Batha. Nandito na tayo sa teritoryo ng mga Pinoy. Ito, mga sinturon. So sa Lapa, kaya sarado pa yung mga pwesto dito ngayon. Ayan na mga buddy, tapos na naman yung aming adventure apat. At we just arrived here safely. Panalo yung aming gala sa panalo Red Sand. Yes, yes. At nakapunta pa kami sa Batha. Dito na natin tapusin yung vlog. Adios.